Good day mga koy, so marami na naman tayong updates regarding sa ating paboritong sports na basketball. Ito nga mga koy, Tony Bishop, interim import nga ba ng Barangay Ginebra, San Miguel. At itong mga pasabog na clue at hint ni Sir Kinito Hinson mukhang dito nga itinuturo kay Tony Bishop. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede mo namang i-likes, i-share and subscribe. So ayon nga dito mga koy, sa post ng Basketball Action, may balita ako that Barangay Ginebra has already zeroed in on a possible interim import. We have asked, however, that the name will not be disclosed at this point. Yung last name, ang first initial is also same as Brownlee's. Number 2, naglaro na yan sa PBA. So iyon mga koy, ang mga hint na pasabog ni Sir Kinito Hinson sa maaring maging interim import ng Barangay Ginebra San Miguel ngayong Commissioner's Cup. Base dito mga koy, sa mga nilabas nga na hint ni Sir Kinito Hinson, at lalong-lalo na mga koy, sinilip natin itong page ng Barangay Ginebra San Miguel kung saan mayroon itong 701 followers. Mayroon silang post nung isang araw lang mga koy, na magkasama itong si Justin Brownlee at saka itong si Tony Bishop. Ngayon mga koy, mukhang ito ay nagpapatibay na nga na itong si Tony Bishop na nga ang kanilang napipisil na maging interim import ng Barangay Ginebra San Miguel. Bukod dito sa mga pasabog nga ni Sir Kinito Hinson mga koys, na mga clue at hint tungkol dito sa magiging bagong import ng Barangay Ginebra San Miguel. Sa ngayon kasi mga koys, kung ating pagbabasihan ang sinasabi ni ito ni Sir Kinito Hinson, na nag-uumpisa rin sa letter B ang kanyang surname at saka naglaro na ito sa PBA. Ang best available talent dito mga koys, na nababagay nga dyan sa sinasabing hint ni Sir Kinito Hinson, ay itong si Tony Bishop, ang dating import niya ng Miralco Bolts. Dahil nga itong si Tony Bishop mga koys, ay parang Justin Brownlee din ang galawan nito mga koys. Mayroon itong tira sa labas, mayroon itong tira sa painted area, at siyempre magaling itong pumasa mga koys, at saka may depensa rin ito mga koys. So parang Justin Brownlee din mga koys ang galawan nitong si Tony Bishop. So kaya dito nga mga koys, nagkakaroon tayo ng idea kahit hindi pa nga pinapangalanan ito ng Barangay Ginebra Management. So sa ngayon, mukhang lahat ng mga hint at itong mga clue na binigay ni Sir Kinito Hinson ay tinuturo nga dito kay Tony Bishop. At ayon ka pa nga kay Sir Al Francis Chua, ang sports director ng IMC, ay mayroon silang naiisip nga na magiging kapalit pansamantala kay Justin Brownlee, dahil nga itong si Justin Brownlee ay ayaw nga nilang palaruin muna hanggat hindi lumalabas ang decision nga ng ITE regarding dito sa doping test. Dahil ayon nga dito sa balita ng spin.ph, sa sinabi nga ni Sir Al Francis Chua, ayaw nga nila ma-forfeit ang magiging panalo nila, lalong-lalo na kung si Justin Brownlee nga ang gagamitin ni Coach Tim Cohn dito sa Commissioner's Cup. So habang wala pa yung decision nga mga koys, meron nga silang tinatawag nilang bagong import. Ito yung magiging interim import nila. So sa ngayon mga koys, wala mga pangang binibigkas na pangalan, pero dahil dito nga itong si Tony Bishop ang tinuturo. So anyway mga koys, itong si Tony Bishop naman mga koys ay leading best import candidate ito noong naglaro nga dito sa PBA sa kupunan ng Meralco Bulls, kung saan nag-a-average nga ito mga koys ng 28.4 points, 13.7 rebounds, at mayroong 4.1 assist per game. So magandang mga numero ito mga koys kung pagbabasihan natin. Ang ganyang mga galawan ni Tony Bishop ay malaking tulong ito para sa Barangay Ginebra San Miguel kung hindi ito magbabago mga koys. Dahil nga sabi ko nga kanina mga koys, itong si Tony Bishop ang tinuturo na best available talent dito na magiging bagong import ng Barangay Ginebra San Miguel pansamantala, habang itong si Justin Brownlee ay hindi pa pinapayagan makalaro, o dito nga ay nano pa nga niya yung kanyang kaparusahan dito sa doping test na nag-field niya siya dyan sa China. So dito nga mga koys, itong si Tony Bishop nga mga koys ay nadala nga niya sa finals ang kanyang kupo ng
Meralco Bolts kung saan nakalaban nga nila dito mga kuys ang Barangay Ginebra San Miguel. Kaya itong si Tony Bishop mga kuys ay hindi rin basa-basang importo sa tulad nga ng sinabi natin kanina mga kuys, best import candidate din ito mga kuys nung naglaro nga dito sa Meralco Bolts. Ngayon mga kuys, ano yung mga palagay nyo dito sa sinasabi natin dito sa video natin ito? Sang-ayon ba kayo sa akin na itong si Tony Bishop ang mukhang tinutukoy nga dito sa mga hint at sa mga clue maging sa mga post nga ng Barangay Ginebra San Miguel pages ay mukhang ito nga si Tony Bishop ang tinutukoy nila bilang bagong interim import nga ng Barangay Ginebra San Miguel ngayong paparating na Commissioner's Cup. So kung magkaganon mga coins, malamang ay papangalanan na nga ito sooner or later nga mga coins, dahil nga paparating na nga din si Coach Tim Kun para bumalik sa Barangay Ginebra San Miguel para mag-practice na nga rin at paghandaan itong paparating na Commissioner's Cup. So kayo mga coins, kung meron kayo mga komento at suggestion, iwan nyo lang dyan sa baba. God bless you all. Bye bye.